Paano ba yan? Laglag ng Lakers, no? Okay lang yan, tol. May Miami pa naman. Yung Denver mo? Wala yan sa Miami ko. Linulbat ako Miami. Gaganti yung Miami sa anong sa Denver ngayon. Hindi naman gano'ng kalakas yung Miami mo. Huwag ka muna pakampanti, tol. Babawi ang Miami sa Denver. Dito kaya ang bahay nila, kuya? Para. Tao po! Tao po! Oh, sino ba yan? Si Rose pala to, tol. Kapatid mo. Kuya! Oh, himala! Napauwi ka! Napanag mo nakain mo? Napauwi ka dito sa bahay. Pasensya ka na, kuya, ha? Dito sana kami titira, eh. Kasama ko pala yung boyfriend ko. Halika. Kuya ko pala. Buntis ka siguro. Kaya ka na uwi dito sa bahay. Naman, kuya. Hindi naman sa ganun. Dito, tuloy kayo. Pasok kayo. Halika. Upo kayo. Upo. Upo muna kayo dyan. Salamat po. Si Alfred nga pala, kuya. Taga saan ka ba? Bale, taga Laguna po ako, kuya. Ah, ganun ba? Ano ba trabaho mo, bro? Baka hindi mo kayang buhayin yung kapatid ko. Ano ang trabaho mo? Ati po akong mekaniko ng motor. Pero sa ngayon po ay nagko-construction na lang po ako. Ano? Construction daw. Sabi ko na nga ba eh, unang kita ko palang kanina. Mukhang laborer. Halata naman, mukhang sunog na sunog yung balat. Grabe naman kayo, kuya. Kumakapanlait kayo ng tao. At saka, mabait naman si Alfred eh. Nagtatrabaho ng marangal. Ay nako, Rosie. Dapat sa panahon ngayon, praktikala na. Di ba nakatapos ka ng pag-aaral? Teacher ka pa. Tapos mamumulot ka rin sa ano, construction worker. Hindi naman sa nangyayari alam. Pero dapat yung piliin mong lalaki yung nakapagtapos din. Hindi ka tulad yan, nugnug. Tapos ikaw, ang puti-puti. Parang hindi naman bagay. Teacher ka. Construction worker lang yung pinili mo. Ano ka ba? Apat na nga mata mo. Di mo para kita. Nga. Sa katangahan yan, Rosie. Kuya, ang sakit yun namang magsalita. Sa harap pa talaga ni Alfred. Okay lang yan. Sanay na ako, Rosie. Pasensya na sa inyo, kuya. Kuya? Eh, mas matanda ka pa sa akin, di ba? Eh, 24 pa lang po ako. 24! Ano raw? 24? Yung mukha para 45 years old? Sinabi mo pa. Para kaawaan. Eh, ngayon nandito na kayo, anong mayambag nito sa bahay? Alam nga naman ako ang mamroblema sa pagkain nyo dito. Namroblema lang ako sa sarili ko, tapos dagdag pala muna pa kayo dito. Hay nako. Ano sila? Sinaswerte? Bale, kami na po ang sasagot sa lahat po ng pagkain at mga pangangailangan po sa bahay. Saan ka kumuha ng pera? Wala ka naman trabaho, di ba? Eh ano, magnanakaw ka? Mawalang galang na po, pero hindi po ako magnanakaw. Matino ho akong tao. Hindi po ako katulad ng iniisip po ninyo. Bago ka palang dito, pinapakita mo na yung ugali mo. Maayos ka, ha? Tama na yan, kuya! Huwag niyo namang saktan yung tao kung hindi niyo gusto! Ano? Kukulubot niyo pala yung buntot mo? Ito yung matanda na, pero may gatas pa sa labi. Yung itsurang walang nararating sa buhay. Ano ba kayo? Tama na nga! Basta tayo! Tayo nga! Okay ka lang ba, Alfred? Ganyan ba mga ugali ng kapatid mo? Pasensya ka na, ha? Yan talaga yung ugali ng kuya ko. At saka, sinusulsulan din siya ng barkada niya. Okay lang yun, Rosie. Nasanay na rin ako. Mas mabuti siguro kung bibili tayo ng lupa para makapagpatay tayo ng bahay at mga negosyo. Ay, pare! Ay, salamat talaga sa Denver mo, pare! Nalasing mo ako, pare! Gusto ko na matulog, pare. Dahil, matulog ka na, Zaza!
Alas na matulog ka dyan. Ay. Pare. Matutulog mo na ako rito, pare. Alas yan! Dahil ka pa natutulog sa tinutulog ka daw. Sabi ko na nga ba sa'yo eh. Alas! Tulogin mo yan, pare. Ikaw! Lumayas ka dito sa pamamahay ko. Yan. Wala kang kwenta. Rosie! Kunin na yung gamit nyo! Lumakas kayo dito sa pamamahay nyo! Walas kayo dito. Aalis na tayo, Rosie. Wala ko lang kang kwenta. Bilisan mo. Bakit mo sinira ang bahay mo, kuya? Kasi bininta na to eh. Ipat na ibang lugar. Binili na to. Tingnan lugar to. Ganun po ba? Oo. Sige po. Nabalitaan niyo bang ipinagbibenta ng lugar na ito? Hindi yan nangyayari yun yun. Matagal ko nang naririnig yan. Story ang barbero. Iwala ka dyan. Nagsimula na mag-ibar ng bahay si Kuya William dun. Tao po! May tao. Sino ba yan? Tao po! Ganun mo nga! Magandang tanghali po. Ako po ang ahinti sa lugar na ito. Ipinagpapalam po namin sa inyo na nabili na po ang lupaing ito. Hanggang linggo na lang po kayo dito. Grabe naman! Bakit hindi man lang sila nagpasabi? Wala na po kayong magagawa. Ay, sino po nakabili? Maaari ko pang malaman? Oh, sandali lang, tatawagin ko lang. Paano na yan, pare? Pang mabibinta na yung lugar natin dito. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bali, dito ang kabilang dulo. Kasama ito lahat. Oh, ito po pala, sila po pala nakabili. Sir Gonzales po. Rosie? Ako nga pala yung construction worker na nilalait niyo. Sinabihan ninyo na walang mararating. Huwag nanataw. Kayo iba pang panglalait niyo. O ano kuya? Ba't hindi na kayo makaimik? Hindi namin makakalimutan kuya. Nung pinalayas mo kami dito sa bahay na to. Rosie, patawarin mo ako. Sana ako titira ngayon dito. Mga Rosie, sana kami titira ngayon. Tamang tama, magpapatayo ka ng kondo sa lugar na to. Di ba, honey? Tsaka nangangailangan kami ng maraming laborer. Katulad nyo. Tayo na, honey. Punta tayo sa sasakyan. Pare, naalala ko yung lalaking yun. Siya pala yung usap-usapan na dating construction worker na nakahukay ng ginto. Kaya yumaman. Magkamali tayo, pare. Ano tayo ngayon? Minalait nyo kasi at nilait. Sana hindi nyo ginawa yun. Sige pare, na ako. Sana tayo ngayon. Iwan ko. Hindi ko rin alam.